Hello guys, welcome to my channel. I'm Tin. Today's video guys, pag-uusapan natin is ang BDO Shopmore credit card. Magre-review tayo guys. Kamusta yung paggamit ko ng BDO Shopmore ko? Mag-share ako guys ng experience ko at paano yung tamang paggamit ng credit card. At yun guys, kung interesado kayo sa topic na to, make sure na tapusin nyo ang video na to hanggang dulo. Unang-una guys, pagdating sa mga promotion sa marami guys, nakakatuwa ang BDO kasi ang dami niyang mga promo na pwede mong ma-avail, lalo na ngayon na may mga 10-10, may mga 11-11, 12-12 ng Lazada. So yung BDO Shopmore credit card natin is pwede tayong maka-discount gamit ang ating BDO Shopmore. So lagi sila guys na meron silang notification, ilalagay ko dyan guys sa screen yung mga pinapadala nila sa akin na mga promo kapag may mga sale ang Lazada, ang Shopee. So pwede natin yun guys i-take advantage lalo na ngayon na malapit na yung Christmas. So malaking discount guys kung tayo ay gumagamit ng ating credit card. Ngayon naman guys, pagdating sa statement of account, so pinapadala nila ako guys sa through email. Then syempre nga dati pinapadala nila dito mismo sa bahay, pero since nag-pandemic, so yung mga statement of account natin, almost lahat ng credit card natin ngayon is sa email na lang natin guys ma-check. Then pagdating naman guys dun sa points system guys, ma-check mo yung mga points mo. Pwede mo siyang ma-check through online sa online banking guys. Man guys, be careful lang tayo guys kasi merong mga merchant na hindi na kailangan guys ng OTP, kaya maingat dapat tayo sa card natin kasi pwedeng magamit ito ng iba kung hindi natin iingatan yung ating credit card. Kasi yun nga, magre-request sana ako guys na lahat ng transaction may notification saka ng OTP. Pero sadly, mayroong mga merchant na pwedeng magamit yung ating credit card nang hindi na sila guys nagno-notify sa atin na may transaction tayong ginawa. Kaya ako guys, ang ginagawa ko from time to time, chine-check ko siya online kung magkano yung credit limit ko, kung nabawasan ba siya, may transaction ba siya. Kasi merong mga merchant na pwede na lang i-gamitin. Kaya dapat sa panahon ngayon guys, very aware dapat tayo, very maingat tayo pagdating sa paggamit ng ating credit card. Kasi ang dami na ngayon guys, lalo na magpapasko. So ang daming mga manluloko, ang daming scammer. So dapat iniingatan natin mabuti guys yung ating mga credit card. Ngayon naman guys, pag-usapan naman natin kung paano yung tamang paggamit ng credit card. So since kasi guys, ang credit card ay isa siyang temptation. Since ang dami niya mga promo, eto may mga 10% kapag nakabili ka, ganyan. So ang daming para mapapabili ka. Pero ako advice ko guys, kung hindi naman siya talaga kailangan at hindi siya kasali sa budget mo, kumbaga wala ka talagang pera na nakalaan para dun sa bagay na yon, is wag mo na siyang iswipe guys. Kasi kapag hindi siya kasama sa budget mo at wala kang pambayad, guys, dito ang napakalaki guys ng interest ng credit card. Kaya make sure na think before you swipe kasi nga dapat may pambayad ka. Kapag isa-swipe mo to, magsa-swipe ka, dapat alam mo sa sarili mo na may pambayad ka ba doon sa na-swipe mo. Kasi nga, madelay ka lang guys ng isang araw sa pagbabayad.
malaki na yung ano, malaki na yung interest niya. Kaya yun guys, ako lagi kong inaano yung sarili ko, kinokontrol ko yung, kaya guys napakaganda din kasi pag may credit card ka guys, tuturuan ka ng ano, financial discipline, natuturuan ka ng self-control. Kung halimbawa minsan pag naglalakad tayo sa mall, bigla ka makakakita ng mga cellphone, zero interest. So parang andun yung temptation mo na, ay parang ang sarap kasi zero interest naman. Pero kapag iisipin natin na meron kang babayaran na 12 months. So paano mo, kagaya ngayon guys na nag-pandemic. So maraming mga nawalan ng trabaho. Paano kung meron ka na swipe, tapos wala ka ng pambayad. So yun ang masakit, di ba? Kaya dapat dito kapag may credit card ka guys, marunong ka mag-control at kailangan mo talaga bawat pag-swipe mo guys, iisip mo munang mabuti kung kailangan mo ba talaga siya at meron ka bang budget para doon. Ayun guys, ang dami ko ng mga dinaldal. So yun lang guys yung ma-share ko sa aking ano, sa aking paggamit ng aking credit card. I hope na meron kayong natutunan. Maraming salamat guys sa panonood. See you on my next video. Bye-bye! At guys, kapag hindi pa pala kayo nakaka-subscribe, subscribe na kayo guys. Kasi nag-a-update ako dito. Marami ako guys na ano, ina-upload na for sure na marami kayong matututunan guys. Yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!